Okay, game. Didiscuss ko ngayon yung tungkol dun sa ginawa kong project. Yung sa automatic na nagsusupply tsaka nagre-release ng water from the water reservoir. Kasi ngayon, di ba, kakaproblema tayo sa tubig. Hindi natin alam, bigla na lang nawawala yung tubig, biglang humihina yung tubig. So, importante, meron tayong water reservoir. So, ngayon, didiscuss ko. Pero bago yon, please click subscribe. Then, yung notification bell para sa future update na marami pa tayong gagawin, ma-share ko sa inyo. Okay, yung ginawa ko dito sa bahay, eto, meron akong water reservoir, meron akong tanke o drum sa taas ng bahay na magsusupply ng tubig kapag wala ng tubig. Then, kapag wala ng, ibig sabihin walang dumadaloy na tubig galing sa supply natin, sa Maynila or sa Manila Water. Then, pagka meron naman na supply galing sa ating Maynila or Manila Water, magsusupply siya dito sa tangke. At di mo na kailangan bantayan yung tangke kasi pag once na napuno na siya, automatic siyang hihinto. At once na nabawasan siya, automatic siya magsusupply. Okay? So, ang kailangan natin, ang ginamit ko nga palang tubo dito is 1.5. Half. Okay? So, yung half, ang kailangan natin, dalawang check valve. Swing check valve to ha, hindi yung spring type. Tapos, dalawang shut off valve. Isang float valve. Yung float valve, binili ko siya sa Shopee. Pwede rin meron din sa Lazada. Less than 200 pesos lang. Dito, simulan na natin ha. From main line, kung andito yung metro ninyo ng tubig, main line, papunta sa tangke, tas eto, yung papunta ng bahay ninyo. Tuturo ko sa inyo. Kailangan ninyo, yung isang check valve, kailangan nyo maglagay dito sa main line. Main line, ibig sabihin, bago pa pumasok ng bahay. Pagkalagpas ng metro, bago pumasok ng bahay. So, kailangan nyo maglagay ng check valve. Paano lagay ng check valve? Pahiga. Pahiga dapat ang lagay, ha? Hindi patayo. Pahiga. Then, ang one way lang siya, ang daloy ng tubig niya is paganon. Papasok ng bahay. Anong purpose niya? Para kung sakaling mawala ng supply galing sa ating mga water district, yung water reservoir natin, hindi niya sisipsipin yung tubig palabas. Kasi anong nangyayari dyan, kapag hindi ka naglagay ng check valve, uubusin niya lahat ng laman nito. Ide-drain niya. So, baliwala rin yung pag-iipon mo. Okay? So, ayan, check valve. Next, eto. Maglalagay ka rito ng shut-off valve. Shut-off valve, yung pangsara lang, open-close. Para, in case na hindi mo kailangan, meron ka laging water supply, hindi mo kailangan to, sara mo lang. Pag sinara mo yan, automatic to, tuloy-tuloy lang ang tubig mo. Okay? Next, pag-akyat nito, so kailangan elevated. Pag-akyat, papunta dito. Pagdating dito, meron kang float valve. Float valve, one way yung float valve mo. Ah. So, ngayon, yung float valve mo, pag na-reach niya na yung certain level, magko-close siya. Kapag ka nabawasan siya, mag-open siya. Pero, naging worry ko before, baka kapag ka nagkaroon na ng magsusupply na ako ng tubig dito, galing sa tangke, dito siya dadaan kasi. Pag magsusupply na ako sa ng tubig, baka magkaroon ng vacuum effect. Baka higupin niya yung hangin, magkaroon ng puro bula. So, ang kagandahan dito sa float valve na to is one way siya. One way flow control. So, kapag ka direction ng tubig pa ganun, papunta sa tangke, okay lang. Pero pagka pa ganun, close siya. Gets nyo? So, okay yung float valve na yan. Didiscuss ko mamaya, ipapakita ko sa inyo yung actual na ginawa ko. Then, okay na. Kunyari, for example, napuno na siya or meron na siyang water. Kailangan mo mag-supply dito. Magbubukas ka ng gripo sa lababo, for example. Dadaloy ngayon yung tubig dito. Eto, maglalagay ka ng check valve dyan. Para yung tubig galing dito sa line mo, hindi dumiretso papunta sa ilalim ng tangke. Para hindi magkontrahan itong dalawang supply. So, kailangan dito check valve. Ang check valve mo, direction ng tubig,
paganto, pababa, palabas. So, ito, papasok, dito yung palabas. Okay? So, may check valve ka dyan. Magbukas ka ng gripo sa bahay, dito bababa yung tubig. Gravitational force, papasok dito sa bahay yung tubig. Okay? So, yun ang procedure niya. Ito, mag-additional ka ng isang drain valve, isang shut-off valve, para kapag ka marumi na yung tanke, i-drain mo na lang siya. I-drain mo. Yun lang yung purpose niya. So, tatlo lang yan. Isang drain, isang output, isang input. So, yan. Ito, importante to. Huwag niyong kakalimutan. Yan ang ginawa ko, which is effective. Ilang buwan na kaming gumagamit nitong valve na to. Wala kami nagiging problema. So, gusto niyo makita? Game na. Tara! So, ito yung check valve ko sa main line. Direksyon niya papasok ng bahay galing sa metro ng tubig. Importante to para makontrol yung backflow para hindi maubos yung laman ng tangke. Ito naman yung valve ko para ito yung tubo paakit sa tangke. Papunta dun. So, naglagay ako ng valve dito para in case na hindi ko kailangan ng supply galing sa taas, meron akong shut off pampatay. Tapos ito, kung may nakikita, napapansin nyo, ito yung ito. Yan, may pabigat. Ito. Yan, may string ako. Ito yung nilagay ko para hindi na ako akit sa taas, para makita ko yung level ng tubig. Tuturo ko sa inyo kung paano mamaya. So, yan, tulad yan. Nasa taas siya. So, ibig sabihin, puno ngayon yung tubig ng drum. So, ito yung baba niya. Ito yung middle niya. Ayan. Akit naman tayo sa taas. So, yun. Ito yung tangke. Nakakonekta yan dun. So, yun yung kanina. Ito yung linya. Bali, galing sa main line, akit dito yung tubig. Pagdating dito, meron kasi kaming gripo dito sa taas, sa rooftop. So, kinonekta ko dun. Pansin nyo, dalawang tubo siya. So, itong isa, papunta dun. So, kung may supply ang tubig, papasok siya dito. Kung may supply ang tubig, papasok siya dito. Dito, paakyat. Then, supply sa tubig, sa drum. Okay? Then, habang nagsusupply to, ito, hindi niya pwedeng pasukan to kasi ito naka-check valve. Ang check valve niya is pa ganito ang way. Okay? So, okay, explain ko ulit ha. Buksan natin. Okay, from main line, nagsupply ng tubig. Papasok ang tubig. So, akyat siya dito. Akyat, supply. Okay. So, habang nagsusupply siya, pag napuno niya na, na-reach niya yung level na yan, dahil may float valve ako, ito mabibili niyo lang to sa Shopee Lazada. Mura lang siya. Less than 200 pesos lang. So, automatic shut off valve siya. So, pagka-supply, abot siya ng ma-reach niya yung ganyan level, magsha-shut off siya. So, patay na. Okay na. Then, kunyari, gagamit ng tubig. Ito kasi is one way din to. So, kapag kagagamit ng tubig, hindi siya sisip-sip ng hangin. Kahit na hindi ka na maglagay ng check valve dito. Ang mangyayari, yung supply ng tubig, manggagaling dito. So, nagbukas ng gripo sa baba, dito papasok siya. Ito, one way check valve naman siya. Okay? So, yun. Supply ng tubig, pababa, papunta sa kung ano, sa buong bahay to. Bakit importante yung check valve sa baba? Kasi kapag
nawala ng tubig, hihigupin yan nung main line ninyo. Uubusin lahat ng laman ng tangke. So, importante talaga yung check valve na nasa baba sa main line. Okay, balik tayo. Ngayon, yun yung konsepto ko, which is okay siya, effective siya. Pagka ginagamit yung tubig sa baba, bababa siya. Kapag ka meron supply ng tubig, pupunuin niya. Hindi ko na siya kailangan bantayan. Ngayon, eto, ang purpose nito, eto yung float ko para dun sa nakita nyo kaninang tali. Yung tali na yun, nakakonekta siya rito. Papakita ko sa inyo yung schematic kung paano gumagana yung level niya. Para hindi mo na kailangan umakyat dito lagi para titignan kung puno na ba or hindi. Tsaka kung gaano karami pa yung tubig na may stock. Okay? So yan, automatic na water reservoir. Okay, explain ko sa inyo yung ano, sa ginawa kong water level para ma-measure ninyo. Nakita niyo yung string kanina dun. So ganito yon. Let's assume na ito yung tangke. Tapos, ito yung string na nandun, okay? Ito yung floater, ito yung pabigat, ito yung level, okay? So, ganito yon. From tangke, floater, maglalagay kayo ng pulley isa. So, sa pulley, tapos bababa, papunta sa isa pang pulley. Nasa inyo na kung pulley din ilalagay nyo rito or kahit na tornilyo lang na ano, basta ano siya, less friction. Tapos, isa pa ulit sa taas. Tapos, yan, ganyan. So, ganyan ang orientation niya. Ngayon, eto importante to, yung distance itong dalawa. Bakit kamo? Kung ano yung height nung tangke mo, kung ano yung minimum water level niya at maximum water level, sukatin nyo, dapat kasay siya nito. Gets? Kasi dito tayo magbabase. Yung distance ng dalawa mong point. Okay? So, ganito. So, ayan. Naka-arrange na siya, diba? From dito, mababa siya dito. Akit dito. Tapos, gaganon. Kailangan ko lang siya ilayo. Kasi kapag ka, eto, wala nito. Etong isa. Ganyan lang siya. Magpapanama dito. Tatama yung strings niya. So, kailangan ilayo ko siya ng konti. Okay, game. Let's assume ulit na ganito. Ito yung floater ko nasa baba. Ibig sabihin, walang laman na tubig. Ayan. Bumaba. Walang laman na tubig. Asan ngayon yung ano ko? Yung indication ko. Yung level. Yung palatandaan. Ito, nasa baba siya. Okay. Ngayon, kapag ka naglagyan siya ng tubig, aangat ngayon itong floater. Aangat. Ma-reach yung maximum. Ayun. Andun din yung ano niya. Andun yung indicator niya. Nasa taas. So, kapag kagumit na, konti na lang, kalahati tubig, ayan, makikita mo. So, yan lang yung, yan yung ano niya, mechanism niya. Okay, yan. O, gitna. Ubus ng tubig. Okay, gets nyo? Ngayon, ano yung ginamit kong floater doon to give you an idea. Yung floater na ginamit ko sa tangke, styro para lumutang siya. Tapos, nilagyan ko rin siya ng malaking tornilyo para, or kahit na bato, na maliit, pebbles, para magkaroon siya ng weight. Kapag wala siyang tubig, bababa siya dahil meron siyang weight galing sa tornilyo. Tapos, kapag ka meron naman siyang water, lulutang siya dahil sa styro. Tapos, yung ginamit ko naman na pabigat dito sa dulo ng string, is lead. Actually, kasi ginagamit ko siya for pamingwit. Pero pwede rin siyang, pwede ka rin gumamit ng tornilyo. Titimbangin mo lang kung ano yung hindi sobrang bigat, hindi rin sobrang gaang. Yung tipong maglalaro siya kapag ka may water or walang water. So, tatantyahin nyo siya, titignan nyo. So, yun lang. Maliit lang naman mga kailangan ninyo. Hindi mo kailangan na masyado mabigat. So, yun. Sana maintindihan ninyo at sana may apply ninyo ng tama. Maraming salamat. Ay nga pala, additional. Ito yung drain ko pag madumi na yung tubig. Although, pwede kang maglagay na mas malaki.
na tubo tapos shut off valve. Ako kasi nilagay ko to para hindi na ako baga temporary lang to para hindi na ako mag e-epoxy pa. Pero mas maganda yung mayroong kang tubo mas malaki para pagka din rain mo, higop talaga lahat ng dumi sa ilalim. So yun. Yan lang, tatlong butas. Isa, dalawa. Actually, dalawa nga lang. Isa, dalawa. Tapos, yun sa ibabaw. Yan lang. Eto. Nilagyan ko siya ng cut para mapasok to. Hindi maging sagabal yung tubo. Yun. Sana nagustuhan nyo. Subscribe, huwag kalimutan.